Okay guys, ngayon gagawa tayo ng straight connection cable at cross connection cable. So, ano ba yung mga kailangan nating tools dito? Unang-una, itong UTP cable, crimping tool, dalawang RJ45, okay. Gunting, at saka land tester. Okay, so paano ba gamitin tong crimping tool? At paano natin babalatan tong UTP cable natin? So, kung papansinin ninyo, di ba, merong hole dito. So, dito lang natin isushoot tong o ilalagay tong wire na to. Kailangan mga 1 inches ang pag-ano niyan, pagbabala. So, lagyan natin siya dito. Then, i-twist lang natin. Yan, isa, dalawa. Okay? So, ingatan lang na mabalatan tong mga wire na to. So, itong mga wire na to. Ingatan lang na mabalatan itong mga wire. So, dapat yan is malinis. Okay? Okay. So, sa straight connection, meron yung code. Yung T568B ang gagamitin natin, tsaka T568A for cross connection. So, eto, gagawa muna tayo ng straight connection. So, may color coding siya. So, ano ba color coding yan? Is yung, okay, putulin muna natin to. May makikita kayong ganito. Minsan naman sa ibang UTP cable, medyo mas may hard dito, mas mas matigas. So, etong parang hinulmula to, tanggalin lang po natin yun. Ipitin lang natin. Okay? So, sa pagkabit ng straight connection, mga wiring sa color coding, kailangan i-ayusin natin to sa tamang coding niya. Okay? Ano ba yon? Una is yung white-orange. Orange. White-green, green, white-green, blue, white-blue, green, and white-brown, brown. So, unahin muna natin itong white-orange. Orange. Okay. So, gusto natin yan. And then, white-green. Lagay natin yung white-green dito. Green, and then blue, okay. Tapos nyan white, blue, green, white, brown, brown. So, ngayon, ang pag-aayos nyan, kailangan pantay-pantay. So, search lang natin yan. Okay. So, check nyo mabuti sa color coding, ha. Para, yan, pantay na pantay yan. Para pag kinat ninyo, pag pinasok nyo sa RJ45 ninyo, is makaayos siya at hindi siya tawag nito. Meron parang may alon-alon. So, double check natin, white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Okay? So, okay. Ngayon, kailangan, etong RJ45 natin, yan, dapat siya yung nasa ibabaw dito. Huwag yung merong lock na ganito. So, ito ay siya nasa likod. So, ipapasok natin siya dito. At dapat, pag pinasok natin, eksakto lang siya dito sa guhit na to. Ang cover, makiklip na siya dito, malalak siya dito dapat. Kung tumay bala. Okay? Sige. So, cut natin to.
So dapat pantay-pantay ha pag pinutol ninyo. Okay, so dapat ganyan siya. Pantay. So paano siya may susot tong RJ45 sa dumaiksi? So ang technique niyan, hawakan niyo lang dito sa dulo. Then atras niyo tong kinamay niyo dito. Tsaka niyo siya i-shoot ngayon dito. Then push niyo lang 'yan. Yan. Push natin. Okay. So dapat nakikita niyo yung mga sa dulo niyan. Zoom na, tutok na. Ayan. So dapat yan, lalabas lahat yung mga parang gold na yan. Ayan, yung mga bilog na maliliit. Ayan. Para pagka ano, mababasa o maririd yan ng internet ninyo. So, yun siya dapat. Okay? So, clip na natin siya, itong straight connection na ginagawa natin. Paano ba siya? So, meron naman siyang nakakorte. Doon lang natin siya isushoot. Ayan, isushoot lang natin siya doon. Okay. Shoot natin. Okay. Kailangan natin siyang itulak. Push natin, push. Push natin yan. Hindi mo lang basta kikrimp yan. Push mo. Para lumitaw pa rin yung yan. Lumitaw pa rin yung mga bilog na yan. Okay. Tapos ito yung ipin. Siya yung mag lalak ngayon dito sa gold ng RJ45. Yan. Okay. So, clip na natin. Okay, may narinig kayong tumunog, sabihin nalak na yung ating RJ45 sa mga wire. So pag na-press nyo yan, release nyo lang ng one port, then press ulit. Okay, and press ulit. At press ulit. One port lang pag nirelease nyo. Bakit? Para mas sure tayo na kumagat itong mga gold na ipin na to. Yan. Sabihin, nag-lock na siya. Kumailalim na siya. Kung patitingnan ninyo, yan, nakikita nyo yan. So, good siya.